So, tuturuan ko kayo kung paano mag-troubleshoot. Halimbawa, namatayan kayo. Halimbawa, bigla na lang namatay yung motor nyo. Nawala ng power. Sa welcome back sa aking YouTube channel, Helper Flores. At today mga boss, salamat nga pala sa MGI Philippines Ion Spec na binigay niya sa akin na eyeglass anti-radiation at the same time anti-UV lights. Kaya nga lalo na nag-edit ako, lalo na hawak-hawak ko yung cellphone ko. So, ang advantage nito mga boss, nandiyan naman yung video. Panoorin nyo, hindi talaga makakapasok yung radiation at saka yung UV lights. So, again mga boss, Helper Flores, abangan nyo yung mga video pa namin na i-upload. Salamat sa panonood. So what's up mga boss, today bibigyan ko kayo ng tutorial kung paano ba mag troubleshooting sa bit curve. Ito po yung bit curve ko. Yan po, yan. So tuturuan ko kayo kung paano mag troubleshoot. Halimbawa, namatayan kayo. Halimbawa, bigla na lang namatay yung motor nyo. Nawala ng power. Hindi nyo ma-push start. So, bibigyan ko kayo mga boss ng idea, troubleshoot, kung ano nangyari sa motor mo. So, pag-uusapan mo natin is mga bit carb, mga Mio, lahat ng klase ng carb. So, pasok dito yung mga bit carb, Mio Sporty, SkyDrive, at yung mga underbone, pwedeng umabot din sa kategory na to. So again, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe ka mga boss para updated ka sa mga video na ginagawa ko. So let's go mga boss, ito yung bit curve ko at alam nyo naman ngayon at NCOB, total lockdown na po ang Metro Manila. So ingatan naman tayo, lagi tayo maghugas ng kamay, lagi tayo mag-alcohol, mag-vitamins tayo mga boss para maiwasan natin yung pagka-infeksyon, pagkahawa. O huwag na tayo manghawa ng iba kung sakaling meron man tayo. So, may awa ang Diyos, makaka-recover din ng Pilipinas, makaka-recover din tayo mga boss. So, ngayon, simulan na natin. Medyo makalat po ang shop ko, yan o. Ito yung kahanan nire-restore ko. Ito. So, baka next day pa namin masimulan yan. So, balik tayo mga boss dito sa kung paano ba troubleshoot yung mga carb type. So, ganito yun mga boss. Kadalasan, yung mga carb type, madali lang naman siya i-troubleshoot. Halimbawa, tumatakbo ka, tapos biglang nawala ng power. Ang gagawin mo lang ganito, halimbawa, ito yung susi. Bibigyan ko kayo ng mga idaylan. Halimbawa, tumatakbo kayo, tapos biglang nawala ng power, biglang namatay. Yung una-una mong gagawin dyan mga boss, eto. Yung una-una mo i-check itong vacuum hose. Kadalasan kasi itong vacuum hose, lumalambot to, napuputol yan dito banda. Napuputol. So, ang mangyayari, aandar siya, pero pag binaba mo, mamamatay. Kadalasan dyan, yung vacuum hose, punit. Tapos meron pa, yung gas hose. So, yung gas hose, ito po yung gas hose nyan. So, yung gas hose mula dito, papunta sa carburetor, kadalasan napupunit yan. So, mangangamoy naman yan ng gas, ibig sabihin, may punit siya. Then, ang ibang mga boss, ganito. Ito yung iba, ito to. Halimbawa, namatay, umaandar ka, tapos biglang namatay. Ang isa mo titignan, ito. Itong spark plug cap. So, ang isa mo titignan mga boss, itong spark plug cap. Kadalasan kasi, natatanggal tong cable sa cap. Tapos kadalasan, malambot yan eh. So, kung may budget kayo, bili kayo ng monkey.
monkey na spark plug cap. Huwag kayo gagamit ng spark plug cap o spark plug cap ng split fire na peke, ha? Kasi nagpupulbus yung ganito. So, ang gagamitin nyo, monkey, maganda yung spark plug cap ng monkey. Papakita ko sa inyo. So, ito yung spark plug cap, mga boss, na monkey na sinasabi ko sa inyo. Papakita ko sa iyo, ha? Maganda to, mga boss. Hindi siya ordinary spark plug cap. So, yung advantage ng spark plug cap na to, mga boss. So, kung sisilipin mo yung loob, hindi nga, eh, no? May lock siya na dalawa. So, pagkaipit ng spark plug, may lock siya. So, ito yung spark plug. Ito yung mga boss. Pag nilagay mo yan dito, yan o, nag-lock siya. Yan o, nag-lock. So, ang advantage ng spark plug cap na to, may lock siya sa loob. Kung nakita mo yung kanina, may lock siya sa loob. So, nag-lock siya dito. Pag pinasok mo, hindi siya mahulog. So, yun ang advantage ng spark plug cap ng monkey. Then, ito, para hindi siya pasukin ng tubig. So, magpapalit na rin kasi ako ng sarili kong spark plug cap. Sa shop, mga boss, ano lang to, 100 lang. So, kung bibili kayo, pwede, andyan yung link sa baba, pwede kayo order. So, papalitan ko yung aking spark plug cap kasi nung last, inabiriya ako nito eh. Putok lang ng putok yung makina, bigla na lang ayaw umandar ng maayos. Putok lang ng putok. Yan. So, yun nga pala mga boss, sinabi ko sa inyo kanina. Check mo din yung ano, yung spark plug cap. Kasi kadalasan, yung thread dito sa loob, yung parang screw, nawawala ng kapit dito. Lalo na sa mga MIUI 125. Kadalasan sa MIUI 125, ito yung sakit eh. Yung aandar siya pag naka-center stand. Pero pag naka-side stand, mamamatay. So, dito yung sakit ng MIUI 125. Palitan nyo na yung spark plug cap nyo. Darun din yung sakit na ibang mga motor. Kada lubak, minsan, natatanggal. Natatanggal. So, suggest ko sa inyo yung monkey na spark plug cap. Kasi before gumamit ako ng split fire, walang kwenta. Nagpulbos lang na nagpulbos hanggang sa naubos yung itong ito. Naubos. So kadalasan, ang nangyayari, pag tumakbo yung motor mo, tapos nalubak ka, biglang namatay. Akala mo, may nangyayaring hindi maganda. Yung pala, nabunot lang yung spark plug cap. Kasi walang kapit yung mga stock. Minsan yung mga stock, walang kapit eh. So, ayan na siya. Ayan o. So, yun ang advantage mga boss ng spark plug cap na to. So, kakabit na siya natin. Dati kasi, monkey din gamit ko. So, nung bumili ako ng... Nung nagpalit ako ng coil, nakalimutan kong kunin. Binenta ko kasi yung coil. So, balik tayo mga boss. Halimbawa ulit na nanamatay yung motor mo. Halimbawa, namatay. Kasi marami kang wiring, marami kang kung ano-anong wire, mga ilaw, mga charger, mga voltmeter na hindi maayos yung pagkalagay. Bibigyan ko kayo ng sample. Again mga boss ha, pag namatayan, may ilaw na, alam mo, namatayan, ganyan. Yan, may ilaw. Diba, may ilaw. Pero ayaw umandar. Check nyo yung spark plug cap. Check nyo yung spark plug cap. Tapos pag halimbawa maandar, ito. Yan, ay tumuloy, di ba? Yan. Ibig sabihin, walang gas na dumadaloy. Baka punit yung vacuum hose. So, tingnan mo. Mandar na siya. Ngayon, ito pa minsan ang case. Ito pa yung sinasabi ko kanina. Na maraming ilaw pero hindi maganda yung pagka-wiring. So sa lahat ng bit carbs, sa lahat ng mga carb type, ito yung nagiging sakit. Halimbawa, tatanggalin ko itong sa fuse. Halimbawa pumutok to. Yan, may susi, sinusia mo. Diba? Walang supply, walang busina, walang signal. So, i-check mo agad yung fuse. Yung fuse,
kung bakit wala siyang supply, you know. Kadalasan yan nangyayari sa mga overloaded na ilaw. Maraming ilaw, may mga nag-ground, kaya nagkukos ng pagputok ng fuse. Ang dahilan kasi ng fuse na to, ang purpose na ito, mga boss, itama nyo kung mali yung sasabihin ko, mga boss, ha. Di naman ako eksperto. So, ang ginagawa ng fuse na to, pag may mga shortage, may mga short circuit dyan, maling wiring, ito muna yung puputok. Ito muna yung mapuputol bago dumiretso sa CDI. Kasi ang carb type, CDI siya. So, lahat ng FI, mga fuse yun. Kung halimbawa sa mga FI naman, bigla na lang kayong nawala ng busina, nawala ng ilaw, nawala ng headlight, signal light. Pero pag kinik mo umaandar, ibig sabihin, mga boss, fuse lang yung sira nun. So, i-check nyo lang lagi ang fuse. Nga pala, sa fuse ng FI, mga boss, merong mga fuse doon na 5, 5, 5, 20, 10, 10, 10. Ang hindi mo pwedeng palitan ng mas mataas doon, yung 5. Pero yung 10, pwede mong 15. Tapos yung 20, pwede mong 25. Hindi mo siya pwedeng itaas yung 5 kasi ECU yun. So yun, mga boss, tinanggal ko, diba? Walang supply. So i-check mo lang yung fuse box. Etong isa mga boss, etong isang fuse na to, may ilaw siya, pero hindi siya andar. So, subukan natin i-kick kung nga andar, ha? Yun. Umandar siya sa kick. So, ibig sabihin, yung fuse na to, mga boss, para to sa push start. So, kalimbawa, putok. Check mo lang yung fuse para ma-push start mo siya. So, yun, ha? Putol pa tuloy. So, ganun lang siya magkadali, mga boss. So, sa lahat ng mga carb type, again, yung unang-una nyo palang i-check, nakalimutan kong sabihin. Siyempre, pag namatay yung motor mo, may supply, pero ayaw umandar, unang-una, siyempre, yung gas, tantya-tantya na lang. So, ngayon, ang gagawin nila, so, hindi nila na malalim, wala na pala silang gas. So, una, gas. Pangalawa, yung vacuum hose. Ito yung vacuum hose. Yung sumisip-sip ng hangin sa fuel cap, then magbabato ng gasolina sa carburetor. Then, yung pangatlo po, itong gas hose. So, bihira naman to na pupunit kasi pag ito napunit, itong gas hose, pag ito na punit ang gasos, matik yan, magtatagas yung gas, maaamoy mo na agad. Then yung pang-apat, yung spark plug cap. Then yung pagkakapit ng wire ng ignition coil sa spark plug cap, kung okay pa. Then yung panglima, yung fuse. So i-check mo yung fuse. Ngayon, ganito, mga boss. Halimbawa naman, pinalitan mo yung fuse. Halimbawa, ito 15. Ito 20 kasi ito. Itong blue, 15. Halimbawa, sinalpakan mo ito ng 20. Pagka push start, pumutok ulit. So, may shorted yun na wire. So, ang gawin mo lang, palitan mo lang ng mas mataas. Baka sakaling kayanin. Pero pag hindi talaga kaya, pwede naman itong rektahan. Kung alba, wala ka mabila na fuse sa labas, hanap ka lang ng mixing wire, pwede mo rektahan para umandar tong motor mo. So, yun, mga boss, ang basic troubleshoot sa mga carb type. So, sundan mo lang, halimbawa, nahinto yung motor mo, biglang namatay. So, sundan mo lang yung mga tips na binigay ko sa iyo para para alam mo agad. Siyempre, kung alam mo nang halimbawa, galing ka sa mabilis, biglang huminto, umaandar ang motor mo, hindi nagre-rev, belt na yan, siyempre. Matik na yung mga boss, belt. So, again, marami naman ako mga video, mga nauna. Tignan nyo na lang po yung mga video ko regarding sa mga maintenance ng panggilid. Kaya itong video na to, total hindi naman ako makalabas. Gawa ng dahil po sa lockdown po tayo ngayon. So, ito, bibigyan ko kayo ng mga tutorial, mga basic
na dapat yung alam pag namamatay ang motor mo. So baka sa sunod na araw, Beat FI naman, mga FI unit naman, ipapakita ko naman sa inyo kung paano naman troubleshoot ang mga FI unit. Again, Helbert Flores, window shop, huwag mong kalimutan na mag-like, subscribe, comment ka mga boss para updated ka sa lahat ng mga video na ginagawa ko. So pasensya na sa iba mga boss na hindi ko na shoutout sa mga nakaraang araw. Medyo busy talaga siya shop, so ngayon sasamantalahin na natin yung mga shoutout natin. So shoutout kay Hepner Tortogo. Oh, shoutout sa iyo sir. Shoutout kay Leonard Ace. Yan. Shoutout sa iyo sir, shoutout. Shoutout kay Chano TV. Yan, shoutout boss. Napalo ko na yung channel mo mga boss. Yan, shoutout kay Paul Marquez. Yan, salamat po, salamat sa panonood nyo. Shoutout kay Mark Torres. Shoutout nga pala sa 500,000 views. Salamat po sa tiwala nyo. Salamat po. Malaking bagay na salamat po sa tiwala nyo. Salamat sa suporta nyo. Kung wala kayo, walang window shop. And again, salamat sa Diyos sa tiwala nyo. Salamat sa mga panonood nyo. Salamat sa pagtiyaga. At sana makatulong pa kami mga boss sa ibang mga bagay-bagay. Again, Helbert Flores, window shop.